Hello guys, this is our part 6 of our introduction to criminology. Diba, nga ba? Nandito pa lang tayo sa overview guys, pero part 6 na tayo. Pakita ko lang sa inyo guys, yung aking libro about sa introduction to criminology. Nakita nyo to guys, introduction to criminology. First year ako na ito guys, way back 2013 or 2014. Napakaluma na mga kaibigan. Marami nang pinagdaanan sa tayo. Yan yung libro ko guys yan. Nakikita niyo. Napakaraming pages na guys. Classifications, criminologies. Kung may makikita ay mga sulat, gumagawin to it na yan. During that time, we review our subject matter in the preparing board examination. Malaking tulong na ito kay Google. And guys, nakikita niyo siya, di ba? Ang dami niyan guys, almost is ito ay yung pages ko ito 195 pages to guys, itong introduction to criminology ko. Pero ito, ang laking tulong sa akin na ito ng during my day in sa pag-aaral sa criminology. I-scan ko to guys sa aking cellphone, tapos ipapasok ko sa notes, ipapasok ko sa groups natin para mabasa nyo rin siya. Magkaiba kasi yung pinasa kong notes, yung notes na kayo kasi compilation yun sa introduction to criminology. Ito kasi, ito yung pinakabuod ng introduction to criminology in crime. Papasok ko yan guys sa ating group, sa ating Google Classroom, papasok ko yan. In terms naman guys, na gusto nyo ng hard copy, ayan. May kasi, may business kami yan. Ay, magpa-print na kayo dito. Muro lang naman ng konting ano lang, konting, yan. Muro lang naman ng print namin dito. Piso print lang kami dito guys. Kaya mapapamura kayo sa iba. Yan, 2-3 ang print yata. Kada page ng ano, ng bawat libro. Diba? May ring painting kami guys kapag gusto nyo. Singit ko lang ba, gusto nyo lang. Pero ipapasok ko to guys ano, sa group natin. Sa i-scan ko to. Na, hindi naman, optional yun lang naman kung gusto nyo ng hard copy. Pero as part of our ano, curriculum guys, kapag ano talaga, pag magtitake kami, lalo na nag-iipon talaga kami ng ano ng libro. Ang libro ko guys, nandun siya. Isang sako yung libro ko. Ganito ka lang. Hindi ko tinapon yung guys kasi alam ko, bang araw magagamit ko talaga siya. Tapos may mga Q&A ako, question and answer na hindi natin. Ito option na lang to guys kung gusto niyo yung hard copy. Pero ipapasok ko yung notes natin dito. I-scan ko to. Ipapasok ko sa Google Classroom. Kasi sakit sa mata guys kapag sa soft copy lang pinano, tapos nitingnan nyo lang sa mga computer nyo. Ibang klase talaga guys kapag nasusulatan nyo yung mga notes nyo. Tsaka bilis pumasok sa utak nyo. Yun lang. Eh, konting ano lang. Konting review lang about sa may aking introduction to criminology po. Aking tulong guys. Okay, we go back to our real topic. Yeah, dito sa qualification of applicant for the licensure examination section 14. Yeah. Na-discuss ko kanina sa aking part 4. Baba tayo. Yan, must hold a bachelor's degree in criminology duly accredited by the CHED and COP conferred by a school, college, university duly authorized by the government or its equivalent degree obtained by either a Filipino or foreign citizen from an institution of learning in a foreign country state, provided that it is duly recognized and accredited by the CHED bachelor's degree. Pagdating kung gusto niyo talaga maging chairperson or chairman, parang araw, kung mga nagretiro na kayo sa kapulisan o other uniform personnel, pwede talaga kayo dito guys. Basta mag-aral lang kayo ng mag-aral. Masteral, PhD, doctoral, lahat yan. Pwede niyo pag-aralan niyo. Kung kaya niyo maging abogado, hindi mas maganda. Di pagdating ng araw na nagretiro kayo, tapos gusto niyo kumasok dito sa education, pwede yan guys. Yan. Must not have been convicted on offense involving moral turpitude by a court of competent jurisdiction and convicted. Siyempre, yung mga convicted personnel natin na na-convict talaga, mga ex-convict natin, they are not qualified to become a chairperson or board member ng ating organization. Those who failed 5 times, whether consecutive or cumulative in the criminal licensing exam, must present a certification issued by a reputable institution duly recognized by the CHED that such applicant has satisfactorily completed a refresher course in criminology. Yan guys.
pag bumagsak kayo sa board examination, 5 times. 5 times. Yung na terminologies. Alam ko, nabago na to guys eh. Nagbago to. Talagang binago ng RA 11131. Kailangan yung mag-aral ulit guys. Mag-aral. Pag 5 beses kayo bumagsak sa criminology licensure examination. Kaya yung sinasabi ko, paulit-ulit yung sasabihin sa inyo mga kaibigan. Once na bumagsak kayo sa criminology licensure examination, ay talagang malaking impact para sa inyo to. Ngayon, pag 5 beses kayo bumagsak, sunod-sunod, consecutive o cumulative, yung hindi magkasunod-sunod, cumulative, tapos hindi pa rin kayo pumasa, kailangan nyo mag-aral ng refresher course na tinatawag na recognized institution ng CHED. Dapat sa mga recognized, accredited institution ng CHED. Kasi kung saan-saan ako nag-aral, hindi accredited ng CHED, ay hindi kayo papayagot ulit mag-take ng board examination for the 6th time. Yan. Ito yung sinasabi ko, guys. Ito yung mga subject matter na kailangan natin pag-aralan dito sa ating curriculum. Da? Ito yung 6 subject areas, guys. The criminal jurisprudence and procedures, 20% of 100, guys. 20% to. Ang exam natin is multiple choice, 100 for each item. 100 multiple choice, guys, for each subject area. Yan. Yung Criminal Law Book 1, Criminal Law Book 2, Related Special Penal Law, Criminal Procedure, Evidence, and Court Testimony. Eto guys, yung Criminal Law Book 1, Criminal Law Book 2, meron din ako nente. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Hello guys, balik tayo. Yan. Dito sa Criminal Law Book 1, Criminal Law Book 2, Related Special Penal Law, Criminal Procedure, Evidence, and Court Testimony. Eto, 20% to. Ito yung first day of exam pag nag-exam kayo dun sa criminology examination. Ayan guys. Ito yung libro na yun guys. Yan. Comprehensive Criminology Digest 2nd Edition by Dean Ricardo M. Guevara. Second place ng board examination, registered criminology license. Number, yan. By, hindi na natin babitin. Master in Criminology, Correctional Administration. Dean of Criminal Academia de San Lorenzo. Yan guys. Ito, kompleto to guys. Ayun, yung mga pinagsasabi ko kanina dyan, yung Criminal Law, Book 1, Law 2, yung Special Penal Law, Criminal Procedure, kompleto siya guys. Ito yun. Dami ko sulat dito guys. Yung mga sulat din ako nyan. During the college life, yan. Bumibili talaga ako ng libro guys dati. Yung may kahit pa paano, may budget pa naman yun. Eh, tapos, naging scholar din ako ng Cavite State University guys. Yung may scholar ni Lani. Kaya iba ko, di ba? Kapag nag-aral kayo mabuti, baka pagiging scholar din kayo. Depende kasi alam ko may maintaining average ang pagiging scholar. Pero hindi ako naging cum laude, hindi ko napag-aralan mabuti. Hindi, napabaya na guys. Yo. Kaya mga estudyante, may ilig mag-ano eh, stylus. Magamit niya mga green-green yan. Yan, libro na to guys. Kung gusto nyo ng ganito guys, eh gusto nyo ng printed copy na ito, pumunta na lang kayo dito kasi hindi ko iskan to, ang dami na ito. Ang hirap mag-scan ng ganito guys. Magpa-xerox na lang kayo na ito kung gusto nyo. Eh, punta lang kayo dito, tapos pa-xerox nyo na lang. Eh, kung gusto, kung may xerox din kami dito pala, nakalimutan ko. Kung gusto nyo. Ayan guys ha. Habang maaga pa lang kayo, inaano ko lang sa inyo kung ano yung mga libro. Hindi ko kayo binibigyan ng ano, na magpa-xerox kayo ng ganito, o magpa-print kayo ng ganito. Hindi ko kayo ina-advise yan. Depende sa utak nyo kung ano ba yung kaya nyo. Kung ano ba yung magagawa nyo para sa pag-aaral ninyo. Nasa ano nyo, nasa isip nyo. Ito, hindi ko iskan to guys kasi ang haba na ito. Tsaka ano to, madugo to. Pero kung maraming kukuha, eh pwede natin iskan yun. Eh hindi natin kasi subject matter ngayon to, kaya hindi ko masyado iskan. Pero ito, ipopost ko talaga to guys sa ating group, sa notes natin. Kasi ito yung subject matter ko. Itong criminal law na to, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung libro. Kasi nandito na lahat. Law 1, Law 2, Special Penal Law, Criminal Procedure, Evidence. Nandito na siya lahat. Lahat-lahat na yan, guys. Ang kapal na ito, guys, almost 435 pages. Ito talaga yung para sa criminology. Kasi yung ibang libro, guys, pang-abogado na kasi pag ganun, hindi naman tayo abogado pa, di ba? Masyado technical. Ito kasi sinummarize ni Mr. Guevara, Dean Guevara. Sinummarize niya. Hindi ko tinapon to, guys. Hindi ko binigay sa school, hindi ko dininate sa school. Kasi alam ko, balang araw, alam mo, di ba? Mapag-aaral ulit tayo, maging abogado tayo. Eh, di mas madandang printing na abogado pa.
Hindi sunod-sunod pa ang business. Nagtuturo ka. Diba? Kaya-kaya yan, guys. Tuwala lang. Diba? Kung may pumipigil sa pangarap nyo, eh, gawin nyo lang ano yan. Gawin nyo yung inspirasyon, diba? Yung lang. Kung gusto nyo na-inquire, mag-inquire lang kayo dito, guys. Hindi ko, walang ano dito, guys, ha. Hindi ko sinasabing mag-ano kayo ng ganyan, mag-ganito kayo. Ang sa akin lang, optional. Bigyan ko lang kayo ng option pag, kung ano yung makaabutis para sa pag-aaral nyo. Okay, we go back to our topic. Yan, criminal jurisprudence and procedures. Yan, law enforcement, ito. Law enforcement and administration, 20%. Meron din ako mga libro niyan, guys. Police organization and administration, police planning, police patrol operation, police communication system, police intelligence, police personnel and record management, comparative police system, industrial security management. Yan. This is the first day of examination. The criminal jurisprudence and procedure, 20%. Sa hapon naman, law enforcement administration, 20%. 2020 is a 40%. Napakalaki na, guys, di ba? Kaya, during my day in board examination, tatlong araw kasi ang board examination, guys. First day, second day, third day. Sa first day, masigla ka pa, guys. Kasi parang, okay pa yung utak mo, parang pwede pa. Yan, ma-under pa, di ba? Ma-under pa siya. Kailangan mo ibigay yung best mo para mabigay yung, para masagutan mo bawat tanong, di ba? Talagang, pag-aaralan mo mabuti, guys. Yan, yung 20%. Police organization and administration and police planning yan. Isa-isayin natin. May isa-isayin nyo yan, guys, dun sa ating subject matter. Kasi iba't ibang subject area din to, guys. Diba? During the second day, the crime detection and investigation. Ito yung mga nandito na pumasok yun. Fundamentals of criminal investigation. Yung mga fundamentals, yung basic concept kung paano ba magkaroon ng investigation. Kung paano ba mag-conduct ng investigation. Excuse me. The special crime and organized crime investigation. Pag sinabi natin special crime, guys, yung mga crime scene operative na to, yung mga crime scene SOCO, diyan papasok SOCO, kung paano ba mag-conduct ng tamang investigation during the incidents, kung paano ba i-reserve yung mga evidence dun sa area. The fire technology and arson investigation. Diba? Sa arson naman, guys, yung mga sunog, yan, pag-aaralan natin kung paano ba nagkaroon ng sunog, ano bang dahilan, saan ba nagsimula ang sunog? Diyan, mapag-aaralan yan sa crime detection and investigation. Kanina, 2020, ito 15%, di ba? Yan, sa mga sunog, pangalawang araw, guys, parang okay pa. Parang kaya pa. Babalikan natin, maano natin yan. Yung traffic management and accident investigation, and drug investigation and investigation with vice control. Sa bawat subject area na to, guys, yan, pag-aaralan nyo yan. Mga subject nyo yan. May mga nadagdag pa dito, guys, eh. Yung mga nadagdag na yun, eh talagang kailangan yung pag-aaralan din mabuti. Yan yung mga pag-aaralan namin. Dami, di ba? 32 subject, guys, tapos nadagdagan pa. Eh, naku po. Talagang pagubutiin yung pag-aaralan. This is our criminalistic. Yan. Criminalistic, guys, ito yung mga technical. Kumbaga sa ano, ito yung mga scientific method na ginagawan natin. Yung laboratory, nandito yung laboratory, yan. Forensic photography, yan. Pag-aaralan yung camera, kung paano kumuha ng ano, tamang shot. Personal identification, like I said, yung fingerprint natin, pag-aaralan niya yan. The forensic medicine, di ba guys, ang lupit. Hindi lang pang isang crime, kasi nag-aaral din tayo ng medicine. Nag-aaralan niyo kung paano ba namatay ng tao, anong oras ba namatay yung tao, anong dahilan kung bakit namatay ang tao, anong kinain niya ng huli, yan, pag-aaralan niyo guys. Sa forensic medicine, di ba? Anong araw ba siya namatay, ilang oras na siya namatay, anong cost ng pagkamatay niya? Yan. Sa polygraphy, yan. Sa polygraphy, guys, yung laano yun. Yung mga, yan. Nakikita nyo to, guys, yan. Ayan yung mga aparato ididikit sa inyo. Tatanungin kayo ng investigator kung nagsasabi ba kayo ng totoo or relevant pa or irrelevant sa issue kung tama ba yung sinasabi nyo. Tapos kapag, kapag nagsisinungaling ka kasi, ang isang tao, once na nagsisinungaling, guys, may reaksyon ng katawan niyan. May reaksyon niyan, guys. Ay, magaganong-ganan yan, di ba? Nakikita niya sa mga pelikula, yung mga namatay na, di ba? Yung mga ganun. Yung mga parang ganun-ganun na, ano, pin niya. Yan. Makikita ng isang polygraph examiner kung nagsisinungaling ka o hindi. Kung nagsasabi ka ng, o totoo o hindi. Naka-Indian lapus, di ba? Yung ano yun? Yung lie detector test niya. Iba pa yun. Magkaiba yun, guys. Kasi yun, during live show kasi yun, hindi natin masasabi na totoo lahat na nangyari dun. Kaya magkaiba yun. Tapos, nape-pressure pa yung
yung tinatanungan nila.